Samahan niyo ako magluto ng masarap na luto ng bangus. Talaga namang nung itong niluluto ko, lagi nilang nire-request itong bangus na recipe ngayon. So, nilinisan ko lang pala yan, kinaliskisan, inalisan yung hasang. Tapos, hiniwahiwa ko na ganito yung bangus para naman hindi ako mahirapan para sa pagpaparte-parte or pag-chop niyang ating bangus. Ayan. So, para halos pantay-pantay yung lapad nito. At dito sa isang bowl, maglalagay tayo ng tubig, asin. Tapos, tunawin lang natin itong asin dito sa bowl na to. Medyo mahirap tunawin itong asin natin dahil talagang buo-buo pa. Tapos, ilalagay lang natin dito yung ating bangus at ibababad lang natin. So, habang binababad natin yon, magbabalat lang tayo dito ng ating carrots. So, kayo nang bahala kung gusto nyo may design or kung nagmamadali kayo ay pwedeng ganito lang naman ang pagkakahiwa ng inyong carrots. At itong ating bell pepper. So, yung bell pepper natin, simplihan lang natin. Alisin lang natin yung ganyan sa gitna. Tapos, hiwain lang natin ng ganito. Sa bawang naman, hindi natin didiktikin, hindi natin hihiwain. Babalatan lang natin isa-isa kada butil. So, ihilera na natin dito sa ating Japanese pot. Yung carrots, bawang, dahon ng laurel, bell pepper, paminta, tapos itong ating olives, tapos yung ating bangus. At kung ano yung hinilera natin kanina ay ilagay lang natin dyan yung mga natitirang sangkap para naman magpantay-pantay yung mga sangkap dyan sa taas at sa baba. Siyempre, maglalagay rin tayo dito ng ceiling haba, ceiling red para sa maanghang, at gusto ng maanghang. Tapos itong olives, hinalo ko na dyan at inubos ko na dyan. Nilagyan ko pa ng whole peppercorn, bay leaves, tapos salt, at itong ating oyster sauce, konting toyo. Tapos, bubuhusan lang natin ito ng olive oil. So, yung olive oil ko dito, mga nasa around 1.5 cup. So, kulang pa to. 2 cups ang kailangan natin para sa mixture na to. Ay, dinagdagan ko na lang ng ordinaryong mantika para mabuo ko yung 2 cups ng ating oil. Tapos, 1/2 cup of water. Isa lang na natin dito. Sa una, high heat, tapos kapag kumukulo na ay i-low heat na lang natin. So, napakaganda lang talaga nitong ating pot kasi naman na-maintain ito yung init talaga ng matagal na panahon. So, pinakulaan ko lang yan ng 2 hours sa low heat lang, tapos nilagyan ko lang ng konting asukal at ganyan na ang kalalabasan ng ating masarap na Spanish style ng ating bangus. Ayan. So, kung meron kayong pressure cooker, ay mas maganda dahil ako wala. Kaya tsaga-tsaga na lang ako sa pagpapakulo dito sa pot ko ng 2 hours. Hindi naman ganun kalambot yung inik nito, pero at least malambot na malambot yung laman. So, kung pressure cooker, talagang pati tinik, makakain mo na. O, diba? At kung nag-enjoy ka, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. Tingnan mo naman itong taba ng ating bangus. Ang sarap-sarap lang. Bye-bye!